We are back, boys, at muli na naman tayo dito nagbabalik. That's right, at magre-review na naman tayo dito ng dalawang product na binili natin sa online. Grabe, na budol na naman tayo dito. Ito nga ang Fifine H6. At syempre yung S3 nila, guys, dito, no, which is yung stand. Bali, ganito yan, guys, yan, no? Grabe, ang ganda, box pa lang, guys. Box pa lang, napakaganda na, oh. Isang headset, tapos yung headset stand niya, na which is itong headset, ito yung magiging tungtungan niya. Na syempre, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, i-unbox na natin yan, natin pakita na natin dito yung mga malulupit na specs niyan. Eto na nga, guys, nasarapan natin dito yung Fifine na headset dito na RGB siya, na meron ditong 7.1, no? So, i-unbox na natin itong box na ito. At yan, crispy. Tignan natin kung ano ang nasa loob nito, guys. So, sa tingin ko ka naman, kaya naman natin ditong i-tear. At eto na nga, guys, grabe. Naka-bubble wrap pa siya dito, guys. Fresh from the box. Grabe. Alright, unboxing, boys. At mukha namang very safe yung package natin. At ayun, nabuksan pa dito. Madali kasi siyang buksan, guys. So, ito nga siya. Ito nga yung gaming headset natin dito na Fifine na HS. Ito siya, guys. Ito yung box niya, guys. Ang masasabi ko lang sa box niya, napaka-solid. Maganda rin. Pwede pang display, guys, kaso may mga UP konti, dala ng shipping. Pero ang importante naman dito is yung nasa laman niya dito, guys. So, bubuksan na natin siya. At ayun, makikita na natin dito mismo sa loob yung mismo niyang product itself. At may papers dito. Siguro item manual. Ah, hindi. Resibo siya. Resibo siya actually, guys. Pero hindi ko na ipapakita. Resibo ng shipping natin dito. Pero na-order lang ito sa Shopee, Lazada, Alibaba. Mga ganun, guys. So, meron siyang ganito, guys. Bali, yan yung nasa unang top niya dito. Kasama din ang mga manual. Yung manual niya dito, makakapansin natin dito na very unique, ha. Hindi siya pares dito ng mga manual ng mga ibang headset na parang standard. Ito parang classified lang para dito sa product na ito. Kahit manual lang, guys, makikita mo dito na napakaganda. Tignan mo nandito na lahat dito ng mga detalye kailangan mong malaman dito sa unit na to, unit itself. At ito na, makikita na natin dito yung Fifine itself, yung kanyang microphone. Kasi may microphone kasi ito, guys, ito siya. Ito yung kanyang microphone, guys. Bali, ganito yung isang microphone niya dito na detachable. Okay naman siya, maganda yung build niya dito, guys. Tapos ang ganda dito kasi metal siya. Hindi siya plastic, yung iba kasi plastic yung ganito yung mic nila. Tapos ito mismo kung saan ka dito magsasalita. Tapos syempre makikita natin dito yung markings kung paano natin ilalagay, which is ito. Ito na mismo yan, tapos umiilaw nga pala ito pag sinalpak natin, so bali ganyan yan. Tapos ito na mismo yung headset niya. Dito tayo mag-focus, guys. At ayun, mukhang lalagyan lang ito. Tanggalin natin. Mukha naman siyang quality, guys. At eto, mukhang matibay naman siya. Try natin dito yung bend test natin ng konti. Mukhang ayos din. Tapos yung maganda dito, parang gamusan na dito yung gilid niya dito. Ang sarap yung feel niya dito, yung texture niya. Para sa akin, okay naman na dito yung earpad niya dito. Pero mas maganda sana kung medyo mas makapal ito ng konti. Para medyo noise cancellation talaga. Banda dito, guys, may hole siya. Siguro ito yung para sa ilaw niya kasi magbibigay ng effect, no? Kaya may butas yan. Akala ko parang ano lang, ventilation na konti. Pero mukhang para sa doon, guys. At ito, sobrang lambot niya dito, ha. Headrest niya dito, oh, napakalambot. Ito, grabe, oh, tignan nyo kung gaano kalambot yan. Dito, guys, yung cord niya dito, naka-covered na rin siya dito. Medyo makapal din, ayan. Tapos, syempre, medyo matibay naman siya dito. Hindi naman magbabreak. Pasensya na, medyo pangit yung kamay natin. Hindi dapat dyan yung kamay natin, eh. Hindi naman magbabreak, guys. Matibay. Tinatry ko i-break. Try natin. Medyo matibay. Sa tingin ko, guys, tatagal itong cord niya. Maganda dito yung pagkakabili. Ito yung maganda dito, guys, kasi USB na siya. Ito yung gusto ko dito, guys, kasi USB na siya. Kasi yung ibang headset dito, hindi pa USB. So, yan. USB na siya. Isasalpak mo na lang. Plug and play na lang yan, guys. Dito naman, makikita mo dito yung controller niya dito ng 7.1, which is ito. Pag gusto mo dito yung i-activate yung 7.1 niya dito, yung surround sound niya dito, kung gusto mo makita dito, marinig dito yung mga footstep ng mga kalaban mo, pwede mo i-click lang yan dito. Tapos may button siya dito sa baba. Ito, equalizer. So meron siya ditong tatlong shift. Itong mga 1, 2, 3 na yan, nakikita nyo yan. Bali, umiilaw yan, guys. Ipapakita ko na rin din sa inyo. Tapos meron pala siya ditong on-off. Para ito sa mic niya dito kung gusto mong i-mute yung mic or hindi. Nandito rin, guys, yung volume niya. Ito yung volume down, volume up. Ayan, no? Very crispy, ha? Pakinggan nyo. At syempre dito, guys, dito na natin isasalpak dito yung microphone niya. Na which is meron lang siya ditong nakalagay yung kanina na pinakita ko dito.
Eto, so susundan nyo lang yan, yung markings dito guys, kailangan susakto dito. So, hindi kayo magkakamali dito na kung saan nyo may isasalpak kasi hindi yan papasok kapag nagkamali kayo. For example, ganito, hindi yan papasok na maayos. Kaya kailangan mo talagang sundan dito yung markings niya. Kaya ganito talaga, yan. Tapos, snap mo lang dito, tusok mo lang, tapos boom. Okay na, may perfect ka na ditong headset. Ayun o, 20 ulit natin ng konti. Okay siya. Tapos gusto ko lang sanang ipakita dito yung mic niya dito guys. I-bend test natin na ito ng konti. Kasi ito, itong mic na ito guys, medyo matibay. Matibay dito siya kasi steel siya. I-bend test natin ng konti at nakikita naman natin dito na walang nagbe-break dito kasi yung iba dito na na-coat. Nagkakaroon ng break dito. Pero ito wala naman. Kaya maganda dito yung pagkaka-build niya. Kaya dito muna ito guys. Kasi pwede mo siya ditong gamitin pag nage-games ka dito. Pwede mong isalpak ito. Na which is yung mic. At pwede rin hindi guys. For example, ikaw nag-edit ka lang, hindi mo kailangan ng mic niya dito. Pwede mong tanggalin na, wag mo na ilagay dito yung mic niya. At dito sa feel niya, dito sa foam niya dito guys, medyo mapansin ko dito na malambot siya. Pag itong part na ito, medyo magaspang, mas maganda siya sa tenga kasi hindi siya nalalaglag, maganda yung grip niya. Yung concern ko lang sana dito, sana tumagal ito kasi saglitan lang talaga yung mga buhay ng mga ganito guys. Sana meron din sila dito na bibenta dito na yung parang replacement man lang dito guys, sana meron kasi for me, pang matagalan itong headset na to, magagamit ito at napakaganda dito niya. Ito nga palang cables niya dito hanggang 2 meters ito guys pag na-extend natin ito. Tapos iti-test na rin natin dito. Ipapakita ko sa inyo yung style niya dito, yung RGB lightings niya dito. Maganda actually dito yung logo niya dito guys. Ito mismo. Ito. Yan, smile. Kasi umiilaw yan eh. Itong part na ito umiilaw mismo. Tapos umiilaw din syempre dito sa kabila. So dito naman tayo dito sa S3 nila dito guys na headphone stand. Ito na! Ito na! Wawasakin na natin ang box niya dito. At yun lang, problema lang dito guys. Walang bubble wrap na nilagay si seller dito. Tapos yun, mapapansin natin dito, gawa ng shipping yan guys. Hindi ko gawa yan. Ito na siya guys. From the box. Ito na mismo. S3 guys. S3 na stand. Ayan na guys. From the box. Ito na. At ayun, wala siyang bubble wrap sa loob guys. Pero wow, ang haba pala guys, masyadong mahaba. So sana kita dito sa video natin dito. At ayun, pagkaalis ko, nakalabas na halos lahat. Ito yung manual niya dito guys. Ano pa bang meron sa box? Ito, meron pa pala guys. From the box. Ayun, ito lang. Wala na guys. At hindi ko alam kung para saan ito, pero may nakita tayo dito ng ganito. Which is parang, alam ko na, may feel na ako kung para saan to, panungkit ata to. So ito na mismo yung stand natin dito guys. Grabe, sobrang haba pala, sobrang laki dito. Malaki din yung kukonsume niyang space dito sa upgrade natin dito. Yan na. Ito kasi guys, iilaw yan. Tapos dito yung kung saan siya dito makaka-receive dito ng audio. Kasi nga maganda dito guys, nagpapalit ng kulay ito kapag sa audio. Kung mara may naririnig siya ditong sound noise, nagpapalit yan, depende dito sa noise niya guys. Kaya maganda rin ito. Tapos dito na natin ilalagay dito yung mismong headset, which is itap view natin para makita nyo. Rubberized siya dito, foam. Ang ganda ng likod niya. Tapos ito na yung pinakalikod niya, which is makikita natin dito guys, na meron siya ditong slot dito. USB slot na dalawa, type C cable slot. Tapos dito sa bottom niya guys, nakikita na natin dito yung, which is ito, iilaw ito. Itong nakikita nyo na yan. Yung mga yan guys, iilaw yan. Tapos syempre rubberized na rin dito sa bottom niya dito. Sayang lang, medyo madumi kasi nga nung in-unbox natin dito. Medyo madumi kasi yung kaninang nandito na box. Ito na siya sa likod, which is meron siya ditong cables. Tapos ipapop mo lang ito, ayun. Actually hindi dapat matatanggal to eh. Pero madali lang naman siya ibalik. Tapos tatanggalin mo na dito yung cables niya dito, na which is meron siya ditong type C cable. Tapos USB. Dito may sasalpak kasi yung type C cable guys. Sasalpak mo dyan papunta sa PC mo. Para saan kaya to? Hinahanap ko pa eh. Hinahanap ko pa guys kung para saan ito. Extra accessories. Ay, panungkit ata siya. So saan yung susungkitin natin? Ah, para dun sa cable siguro. Pag nahihirapan tayo, no, susungkitin natin dyan. Parang scoop lang guys ha. Kung gusto mo ilagay yung headset kanina guys, or may headset ka dyan, bali papatong mo lang siyang ganyan. At yan, top view niya. Tapos pag side view naman, ganito siya guys. Yan, napakaganda. So yun nga guys, mapakita na natin dito yung iba niya sigurong specs. Tapos yung kung paano na rin nag-work ang unit na ito, no? So pinagsama ko nga guys dito yung headset. Tapos syempre yung stand natin dito. At ganito yung style niya guys. So nagre-respond dito yung mic stand dito sa mga noise na nasasagap dito sa mga paligid. Kaya naman nagkakaroon siya dito ng iba't ibang palit dito ng ilaw guys. Para siya ditong sumasayaw. Dalawa kasi dito yung umiilaw sa kanya guys, yung bottom niya which is yung nakalapag dito sa sahig. Pwedeng-pwede yung mapalitan dito ng iba't ibang kulay guys.
Sa headset naman tayo dito, guys. Very minimal lang dito yung RGB niya dito. Na umiikot lang talaga dito. Eto, ang problema lang, guys, hindi natin dito mapalitan dito ng effects. Yan lang talaga yung meron sa kanya dito. At kagaya ng sinabi ko dito, guys, pwede natin dito gamitin yung equalizer natin dito na pwede natin piliin dito kung gusto mo dito ng pang games, pang movie, or pang music. Depende na yan sa paggamit mo, guys. Meron siya ditong volume na rin na nagre-respond talaga. Ito yung pinakamaganda dito, guys, yung 7.1. Kasi talaga mag-iiba dito yung gaming experience mo dito kapag sinuot mo na dito yung headset na naka-activate pa dito yung 7.1. Meron na syempre siya dito, guys, yung on-off dito ng kanyang mic na nasa gilid lang. Kagaya nito, umiilaw yung mic niya dito dahil sa naka-on dito yung mic niya dito. At ito lang yung switch niya, guys, para hindi nyo na itanggalin yung mic mo dito, i-on-off mo lang dito. Kagaya nyan, on-off, on-off mo lang. Based on my experience, guys, sobrang ganda dito ng quality ng headset na ito. Yung sound niya, ang ganda talaga. Buong-buo at rinig na rinig mo dito yung ibang footstep dito. Lalo na pag naka 7.1, naka-activate dito yung 7.1 niya. Sa tingin ko, kulang lang talaga dito ng kapal ng foam kasi medyo masakit siya pag matagal mong ginagamit, guys. Pero overall, good na good siya. Mic mismo ng headset, guys, yung ginagamit natin sa video na ito, sa audio na ito, sa part na ito, guys. Kaya makikita nyo na dito yung difference. Pag pinagsama na dito yung mic stand tapos yung headset talaga, guys, sobrang ganda dito pang display. Ang maganda dito, guys, kapag binili mo itong dalawa, makakatipid ka dito, isang USB slot lang kasing kailangan mo dito. Tapos dito na mismo sa stand, dito mo na isalpak dito yung headset na parang sa ginawa ko. Overall, guys, wala akong masabi. Good, presentable, ang ganda dito ng audio niya dito. Sumasabay dito yung mic stand sa noise sa paligid mo. Ang ganda ng RGB lighting siya dito, ganun din yung headset. So abangan nyo, guys, yung mga iba pa natin ditong product review at magkita-kita na naman tayo, guys, sa susunod na video.